Don't forget to subscribe our channel Papi Birds. Nandito naman ako sa nagbabalik ang inyong Papi Birds. Lalo dyan sa mga subscribers ko, Merry Christmas sa inyo lahat. Lalo dyan sa mga viewers, na sana mag-iingat po tayo palagi habang tayo ay nabubuhay sa buong ito. Ito lang may papayo ko sa inyo, na sana mag-iingat tayo. Magserbisyo tayo sa ating Panginoong si Kristo. Hanggat maganda pa yung pangangatawa natin, hindi natin hihintayin ang katawan natin na bigla tayong bumagsak, magkakasakit tayo. Kapag magkakasakit tayo, doon tayo tatawag ng ating Panginoon. Mali yun. Habang maganda pa yung pangangatawan natin, magserbisyo tayo, magdasal, lagi tayong tatawag sa Kanya habang tayo'y nasa labas sa bahay, nasa trabaho, para maganda yung communication sa ating Panginoong si Kristo, mga Papi Birds. Mga Papi Birds, ito isi-share ko po sa inyo itong tatlong birhen. Itong tatlong birhen, bago kayo matulog, kailangan huwag po ninyong kalimutan itong Ama namin, Abaginoong Maria, Luwalhati, sumasampalataya. Ama namin, Abaginoong Maria, Luwalhati, sumasampalataya. Ama namin, Abaginoong Maria, Luwalhati, sumasampalataya. Huwag po ninyong kalimutan yan, yung Ama namin, Abaginoong Maria. Kasi yan ang importante sa buhay natin. Ito, bago kayo matulog mga Baby Birds, na sana hilingin mo sa Panginoon na sana may magbabantay sa iyo. Pag halimbawa, wala kang serbisyo sa Panginoon, pag ikaw matulog, wala kang dasal sa Kanya, ang iyong espiritu kahit ano, kung saan na magpunta sa ibang lugar, pag halimbawa, isirado yan sa Panginoon, ang kwadra or kahon sa ating gingharian, sa ating espiritu, pag hindi yan ibalik, ibig sabihin nun, bangungutin ka. Habang tayo'y matutulog, kailangan sabitin niyo natin Panginoon. Ito, Baby Birds, sisir ko sa inyo na ito ang orasyon na sabitin po ninyo na itong tatlong birhen. Itong tatlong birhen, kailangan kayo tumatawag kayo nito. Itong orasyon, mga Baby Birds, na sana huwag po ninyo itong baliwalain. Babagitin ko itong orasyon na tatawagin natin yung tatlong birhen bago tayo matutulog. Itong nakasulat sa librong orasyon. Arekte, Matum, Aktignam, Antigte, Hanam, Santificani, Spiritam, Binde, Ire, Rekte, Mate, Spiritanim, Bindihin, Inum, Mihum, Mino, Amindiko, Arekte, Matum, Antignam, Antigte, Hanam, Santificani, Spiritam, Binde, Ire, Rekte, Mate, Spiritanim, Bindihin, Inum, Mihum, Mino, Amindiko. Tatlong beses kayo magbigkas nito. Itong nakasulat sa librong orasyon. Ito, Baby Birds, hindi ko ito gawa-gawa. Ito ang tatawagin po ninyo, itong tatlong birhen. Yan, tatlong birhen yan. Ito ang orasyon habang kayo'y natutulog. Unahin nyo muna, hilingin sa Panginoong Jesucristo na bago kayo matulog, kailangan itong tatlong birhen na to na magbabantay sa iyo, sa iyong sakilid, habang kayo matutulog. Ito ang orasyon na bibigkasin po ninyo. Ito, Baby Birds, hindi to gawa-gawa ko lang. Ako isi-share ko ito sa inyo kasi ito nakasulat sa librong orasyon. Ito ang sinusunod ko kasi itong may-ari sa librong orasyon patay na, kaya iniwan to sa akin. Ang sabi niya sa akin, kailangan ituloy mo ang iyong laban para po makapag-share ka sa mga tao na walang kalam-alam. Ito, mga Baby Birds, nagpapasalamat din ako na ito ang content ko para may share ko sa inyo kung ano ang sagrada
sa pagsulat sa libro ng orasyon. Ito nakasulat habang kayo'y matutulog. Pero unahin pa ninyong Ama namin Abaginong Maria Lulati sumasampalataya. Pagkatapos silingin mo sa Pinon na ito, tatlong birhen na magbabantay sa iyo bago ka matulog. Para secured yung ating sarili, para iwas tayo problema sa buhay natin. Gusto tayo mabubuhay sa mundong ito, kailangan natin sundin kung anong sinulat sa librong orasyon. Ito ang orasyon na kasulat sa libro. Kaya ito mga people, so huwag itong baliwalain. Itong sinishare ko sa inyo. Kasi sagrada to, importante ito sa buhay natin. Habang tayo nabubuhay sa mundong ito, magserbisyo tayo sa ating Panginoon. Hindi natin siya baliwalain. Hanggat buhay pa tayo, binigyan pa tayo ng pag-asa, binigyan pa tayo ng pagkakataon na tayo'y magandang pangatawan na nakapatong tayo sa lupa habang tayo'y naglalakad. Nakakain sa isang bisis tatlong araw. Kaya mga favored, magserbisyo tayo. Hindi natin hintayin na magkasagit tayo. Pag magkasagit tayo, doon tayo tatawag ng Panginoon na sana bigyan mo ako ng magandang pangatawan. Mali yun. Habang tayo hindi pa tayo nagkakasakit, magserbisyo tayo. Importante sa buhay natin yan. Kaya kayo dyan, mga subscribers ko, mga viewers, lahat, serbisyo sa ating Panginoon si Kristo. Mga favors, hindi pa tayo magtatapos sa ating vlog. Dasal muna tayo. Panginoong Hesukristo, maraming salamat po sa iyo na nakapag-share ako sa mga taong walang ula, walang kaalam. Dito nakasulat sa librong orasyon, Panginoon, na sinunod ko lang po ang utos po ninyo sa nakasulat po dito. Panginoon, bigyan po ninyo sila ng pansin at magagandang pangatawan, lalo na po sa lahat po nakapanood itong videos na ito. Sana bigyan po sila ng magandang pangatawan. Hanggat buhay po sila, sana bigyan mo sila ng kapangyarihan na sila ay gusto na magbagong buhay kung ano pagkakamali po nila, Panginoong Jesus. Nandito po ako para pag-share itong nakasulat sa librong orasyon. Panginoon, maraming pong salamat. Yun lang po hiniling ko sa iyo. Amen. Dear viewers, maraming pong salamat at God bless sa inyo. Merry Christmas and Happy New Year.